let me play among the stars. Nagkakilala kami ni Binos noong panahon ng pandemic. Pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko si Jelly through Facebook. Sabi niya, meron daw gustong makipagkaibigan sa akin sa Facebook. Sabi ko kay Jelly, kung talagang gusto niya ako maging kaibigan, i-add niya ako sa Facebook. Ganun, nangyari nga, in-add niya ako agad sa Facebook. So doon na nag-start, months ang lumipas. Parang gusto mo na siyang makilala ng mas malalim. So, through phone, nagkausap kami, ayun, malambing ang boses at talagang pinakilala niya kung sino siya, tatanggapin mo ba ako. Ito ako, simple lang ako, wala akong magarang kotse, hindi ako mayaman, hindi kumpleto ang aking family, sabi niya sa akin. Ang pinakanagustuhan ko kay Venus, number one, is pagiging simple, pagiging maunawain. Talaga yung iti niya, talagang napapasaya niya ako, na kahit anong problema ko, lumalakas ang loob ko. Tapos sabi niya sa akin, basta pag naging tayo, hindi ko hahayaan na magkahayaw mo. Sa after mga 6 months, nag-meet kami namang personal. Sobrang saya namin nung nakita namin ang isa't isa. At doon pa lang na-feel na namin na talagang ramdam na namin na forever kami. Nag-meet kami sa Jollibee. Doon ko nakilala yung Mark na simple. Hindi niya kailangan na magsuot ng yung mapustura ba na ito. Hindi, naka-short lang siya. Naka rubber shoes, t-shirt lang, tapos mahiyain siya. Tapos pinakilala niya yung papa niya, simple din. Kung ano siya, ganoon din yung papa. Tapos doon na kami nagkakwentuhan, doon kami una nagkaroon ng picture na magkasama kami, pati yung papa niya. Mark, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay? Si Venus na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan. Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Lobe, si mamaya sa wedding, alam mo, mahal kita. Alam mo naman hindi ko kaya pag wala ka. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Dahil sabi ko nga, sa dami natin pigdaanan, na kaya natin dahil talaga matibay ang pagmamahalan natin. Masalat kasangga natin si God. At talagang naniniwala ako na tayo ang panigtagpo. Siguro yung iba hindi maniniwala sa thinking ko. Nung di ko pa siya nakikita, may nararamdaman ako na parang tatagal ito. For all the times I felt cheated, I complained, you know how I love to come. So talaga ang hirap ng LDR pala talaga. Akala ko parang ano lang siya. Napapanood mo lang na hindi LDR lang yan. Magkikita rin sila after 6 months, 1 year, 2 years. Ang hirap pala. I still cross that rain.
eto tayo, gagawin natin to para matupad yung pangarap natin pag tayo na, at ito yung bubuin nating pamilya. Yun, ikaw ang priority. God gave me you to show me what. Yung mga hardest na naramdaman namin, yung tipong gusto mo nang bumigay kasi meron akong gantong gustong pangarap, siya naman gusto niya Middle East. Sabi ko, sige, pakakawalan kita. Gusto mo, tuparin mo muna ang pangarap mo. Ako din tutuparin ko. Pero laging nagkakataon na nakikita kami. Pag nakikita kami, hindi natuloy yun yung sa Middle East. Hanggang sa dito siya na nag-work sa Manila. Nag-work din ako sa Manila, so naging mas malapit kami yung dalawa sa isa't isa. Venus, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mark na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga antuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Cause God gave me you to show me what to read. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is... Ito na yun, yung inaantay natin, na magkasama tayo sa simbahan, na ikakasal na tayo. Yung panalangin na sinabi ko sa iyo noon, ikaw na talaga ang pinili ko. Bukod sa family ko, na mahal kita, sobra. Hindi ko laging sinasabi sa iyo yun, pero tandaan mo, mahal na mahal kita. In your arms of someone new, every time.